sa atin mga katoto, and welcome back to our YouTube channel. So sa araw na ito mga katoto, bibigay lang tayo ng konting tips sa ating gagawing pagmamasidya o paggamit ng skin coat. So itong ating wall, hindi siya nakapinis ng purong sumeto, so wrap yung pagkapalitada natin o yung plastering. So gagamit tayo mga katoto ng skin coat. So ang tech na ginagamit natin mga katoto sa ganitong wrap, kasi hindi yung maiwasan, medyo may naiiwan malalalim dyan, especially dito sa mga ano, sa mga hamba o yung dyan na made of cement. Hindi almost perfect yan, kasi lalo na kung medyo may rush yung pagkakagawa, medyo may konting sablay lang naman, pero kaya naman siyang solusyonan itong ating gamit. So gamit na natin mga katoto sa mga ganito, especially dito sa mga window jam at saka sa mga door jam, ay nahaluan natin ang simento, yung ating skin coat. So bahay niya ba natin siya hinahaluan, kasi may tendency na medyo makapal yung babatakan mo o a-applyan mo yan, para anti-crack siya at medyo mas patibay na rin. Lalo na yung door jam, pinapaluan niya ng pinto. So may tendency nga mamakbak siya o matuklap. So kung meron siyang simento, mas matibay yung kapit niya, mas makunat siya. So mixture naman ito mga katoto, 3:1 lang din para nung paggamit natin ng simento tsaka ng buhangin. So kukuha lang kayo ng any available na pantakal para equally amount sila. So ang mixture na hinahalo ko mga katoto is 1:3, tatlong takal ng skin coat, isang takal ng simento. So kahit tabo yan, kahit ano yan, pero make sure na yung babasahin nyo. Tubig lang naman ang gagamitin mga katoto, yung kaya nyo na ubusin. So para sa mga beginners lang dito na tulad ko, napaimbe-imbento eh, kaya sa Makato class. So ang gagamitin lang naman natin sa pag-skin coat mga katoto is yung spatula tsaka yung ating paleta. So conforme sa lakas ninyong kumad, ika nga pagka beginners, ika nga dito lang tayo sa maliliit. Let's so yung mga pro na natin dyan, malalaki na yung gamit nila dyan, hindi na sila nag-i-engine sa maliliit. So tapos gagamit tayo ng bara. So baka ba tayo gagamit ng bara, skin coat na yung gagamitin natin. So itong ating bara mga katotis, gagamitin natin siya dito sa ating mga window jam. Ayan. So para ma-accurate yung mga kanto, ay mga kantong ganito. Ayan. Siya gagamitin mga katoto. Ayan, yan siya. So kung meron man na konting sablay yung pagkaagawa ng window jam ninyo o yung ano ninyo, makukuha na yan ng bara. So pag tinutok nyo yung bara sa gilid, uhulugan nyo siya. So pag na-accurate nyo yung bara nyo sa pisingin ng jam ninyo, ayun, pwede mo na siyang applyan ng skin coat na may halong, lalo kung medyo kapal eh, kaya nga need siyang kapalan, applyan nyo siya ng skin coat na may halong semento, tapos patuyin nyo muna siya mga overnight pagka medyo makapal yung naging application. So kinabukasan, retouch konti, konting retouch na lang yan, liha-liha lang ng konti ng 120, tapos konti-konti ng retouch na yan. So makukuha mo na yung mga sulok. So pagka tumutok ka dito, tutok ka rin sa kabila, kuha mo yung mga angle o yung mga sulok niya. So para make sure ka na hulog siya, skwalahin mo yung mga sulok. Mga sulok ng ano mo. So doon mo makikita na accurate yung ginamitan mo siya ng bara. So kasi may tendency na yung pagkakagawa niyan, hindi siya accurate na hulog na hulog. So dadaanin na lang siya sa bara. So ayun, nakalimitan na kinakan siya ano, nagkakabit na ano, ng salamin. Sabi niya, awang, malaki yung awang. Sabi nila ganun. So minsan hindi nag-accurate yung ano, may bababaw, may mataas.
So pag ginamitan mo siya ng bara, tanaw mo na siya. So bara eskwala yan, pag sinukatan mo yan, makakita mo niya yung malalim sa ayong mataas. So pagkasipat-sipat lang ha, hindi yan madadala mga katoto, gamitan niyo na lang ng support. Eh nga, para sa mga beginners na tulad ko, ito, gamit natin bara. Yan o, na-eskwala natin siya. So kahapon, in-apply na natin ito. Medyo mag-apply tayo, medyo makapal sa mga sulok. Ayan. So ngayon matigas na, retouch na lang tayong konti. Ito nga ang tips na binabahagi ko mga katoto is based lang sa ating experience sa pag-do-it yourself natin dahil wala tayong pang-aprildo. So kahit tayo na yung gawa-gawa. Pagka medyo nahihirapan tayo, gumagawa tayo ng parang. So yun ang nakaka-discover time na mayroon ko lang mas madagaling paraan. So dati, pag punas-punas ka ito, ang tagal kong mabuo yung kanto. Lalo kung medyo makapal. So ginamitan natin siya ng bara. Ayun lang pala, sabi. Ito lang pala, mas madali. So pag binikit mo ito, hindi na tumutulak yung sulay kabila. So pag apply mo siya dyan, mamayang kanto, tanggalin mo na yung bara, hintayin mo matayo. Nabukasan, iyahin mo siya, supply mo siya ng manipis ulit. Ayun, nakukuha mo na yung ano. So kahapon, nag-apply na tayo dito. Retouch na lang. Konting retouch na lang to sa mga medyo malalalim pang konti. So hindi kasi pwedeng apply tayo ng apply ng bigla kapal. Kung ito temeng para makuha nyo yung accurate. So sa mga wall, ganyan din naman mga katoto. Masaya advice ko na sa mga beginners, pagka medyo malalalim eh ka nga yung naiwan, mix nyo lang siya ng, ano, ng simensyong first application. Then yung unfollow na lang, kahit yung pure na ano na lang siya, pure na yung ano pala natin, skip code. Okay na siya, makukuha nyo accurate na kinis niya. So pag na-mix na siya, yung kaya mo lang uubusin ang babasahin mo mga katoto. Damit lang yung tubig. Ayan. Na-mix na natin siya. Ayan, na-mix na siya. So magkukulay siya medyo may tinihim. So yung skip coat is puti. So naluwan siya ng cement. Kaya magkukulay medyo makitim. Tapos kuha na kayo ng talagang pwede paghaluan, pwede sa balde, pwede sa ano, basta sa mga mayahalin nyo siya na may tubig na hindi matatapon. Ito na, sample tayo ng haloy natin. Ito tayo sa nilalagyan natin. Wala siya ng tubig. So, nasa sa inyo na yung pagtitimpla ng kulad niya mga katoto. Kung saan ka magagaan ang gamitin, kung sa medyo malabnaw o makunat na makunat. So, ito mga katoto, para sa akin yung pagkaka-sticky nito. Ito ang mas gusto kong gamitin. So, kung gusto niyo medyo mas malabnaw pa siya dito, dagan niyo lang siya ng tubig. Pero ito yung kunat na gusto ko. Ayan na siya. Sticky. So, kaya natin makalapit kaya para sa lalik. So, kaya natin makalapit. Thank you.
So bago nga pala natin to ina-plan mga katuto, make sure muna nalilihain yung mga siya na mabas pang naliha. Tapos susuture nitong spatula. Ayan. Ito mo wrap yan. Ngayon pang layin yung mga katuto. And then ilihain yung mga spang. Ayan siya. Para laglag yung mga medyo bato-bato, especially yung pag ang ginamit na buhangin is magaspang. So marami yung mga kalitaw na maliit na mga bato. So pag tinatamaan niya ng palit at tumatalon, yung mararamdaman at nakaguhit. So kaya ginagamitin siya ng liha at saka ng paleta. So itong paleta na ito, pasosot especially dun sa mga sulok. Ano kalimitan yung mga titil mga simesimento. So yun yung tanggalin. Kasi ang buhay ng pintura mga katoto is nagdadala almost niya na itong pagmamasilya. So pagsamblitin yung pagkakamasilya mo, hindi na kalalabasan ng pintura mo. So kahit mahal na, gano'ng kamahal yung pintura na yan, pagka hindi naka-accurate ito, hindi maganda yung pagkakabatak mo ng masilya, doon din susulit yung itsura ng pintura niya. So nandito doon sa pag masilya yung buhay ng pintura. So kung mapapasin nyo mga katoto, yung ina-apply natin is parang may team. So pagkaya ng natuyo yan, magkukulay puti na siya. So kung may-ari siyang simento, yung kulay ng simento ang nagpapaitim dun sa ating skin coat. So pagkaya natuyo, ayan na, puti na rin siya. So yan nga mga katoto, nakatapos na tayo ng first application natin. Yan, hanggang sa taas. So after ng first application mga katoto, pag natuyo na yan, konting liha lang, kumbaga naway banayad lang. Para yung umangat pa ng mga konting bato doon sa first application is matanggal. So nandito na tayo sa second application at saka yung pinakapayanan niya ito. So itong part na to, ito na yung second application. Ayan, yung magkukulay medyo makutim na to, mula sa maputi, ayan. Ito na yung second application na yan. And final, ayan, no. Di pa siya naliliha, makinis na. So, yun lang ang ginagawa natin mga katoto. Pag ganito nakarap yung ating plastering. So, ayan, no.
First application to, konting liya. Then second application or final. Manipis na lang naman yung ano nito mga katuto. Parang retouch na lang yung second application nito. So after nun, maliliha na siya. Patag na siya. Liha na, makinis na. Ready for pintura na siya mga katuto. So yun na mga katoto, final na tayo, final application na natin. So nadako na tayo sa pagliliha. So after nitong maliha ng buo mga katoto, paint to paint na siya. So hanggang dito na lamang po tayo sa araw na to mga katoto. At maraming salamat po sa patuloy niyong pag-support at pagsubaybay sa ating channel. At sana po meron tayong natututunan kahit konti lang sa ating mga miting binabahagi sa mga natutuwa naman po sa ating mga video at napapadaan. Paki-like and subscribe lang po ang ating muting channel, Katotong Sako Lagi. So hanggang sa muli po nating mag-upload ng iba po nating gagawin mga katoto. Maraming pong salamat!